hospital dahil delicate po yung pregnancy ng kanyang wife. Kaya po, pero siya po yung nag-request sa nito na magkaroon po ng sneak preview yung Pieta for the in time for Christmas para po pamasko nila ni Ate Guy sa mga fans. Bago po kami mag regular run next year. So, bali po today, tomorrow and on the 24th. So, tomorrow po at saka sa 24th sa Cinema 76 po yung mga screenings namin. So far po wala nang tickets. Ubus na po lahat. So, papasalamat po kami sa lahat ng mga iba-ibang grupo po na kumuha ng tickets para po manood ng Pieta. Katulad po na sinabi ni Direk Gina kanina, nung March po namin to shinoot, tapos medyo, yun nga po, we tried, marami pong pinagdaanan yung pelikula kasi nga nag-post kami, tapos we tried po sa Metro Manila, pero unfortunately nga, but yun nga, everything is, there's a reason for everything, so ngayon po, baka first quarter po ilabas din siya, at the same time po ilabas sa streaming after. So I think ito po yung unang pelikulang lalabas ni Ate Guy after niya maging national artist. Si Ate Guy naman po ay nagpapagaling. Lalo po kasi ngayon medyo delikado dahil nga sa flu pandemic, medyo madami pong nagkaka-flu. So iningatan lang po ng doktor niya na wag mo na siyang lumabas dahil by January po magigest po siya dun sa show na ginagawa namin sa GMA, yung attorney Lilet Matcha. So ipapahinga po siya para... Si Miss Jane po, I think ay ano, dahil Christmas, umuwi na po ng Laguna para po sa kanyang mga apo. Pero masaya po ako na itong pelikulang ito ay nabuo namin dahil I think one of the very few times na napagsama-sama po namin silang lahat. Si Miss Jane, si Miss Jacqueline, si Direk Gina, si Ate Guy, si Alfred Tito Bembol, si Kuya Alan, si Angeli, andyan po sila lahat. Elora, si Tommy, si Ina Raimundo, si Tita Arlinda. So masaya po kami nung ginagawa namin yung pelikula. So ngayon po i-share namin sa inyo yung movie. Sana po tulungan nyo kaming ikalat yung tungkol sa aming movie para po pag nag-theatrical run kami next year or dumiretso po sa streaming, makatulong po to spread the word. Bago po mag-umpisa yung film, humingi po ako ng permiso sa producer namin ng Mananambal. Kayo po yung unang makakakita ng trailer ng Mananambal, which will be released also next year. Yun po yung pangalawang pelikulang ginawa ko po with Ate Guy last this year. So ayun po, mamaya po kung may questions kayo, mayroon po tayo siguro kahit 10 minutes lang po na Q&A. Andyan po yung mga artista, tapos ako kung may questions po kayo about the film. May twist lang po yung movie, so request ko lang po kung magsusulat po tayo, pwede pong wag lang po tayo mag-spoiler para po sa mga manonood. Maraming salamat po, sana po magustuhan niyo yung aming pelikula. Maraming salamat po and Merry Christmas mula kay Sir Alfred, kay Ate Guy at sa lahat po ng bumubuo ng Pieta. Nakita niyo naman po, yung isa-isayin ko lang mabilis. Nandyan po si Tommy Alejandrino, Tommy Tayuka. Si Elora Espanyo po, si andyan din po. Si Angeli Bayani ay nandyan din. At syempre po, si Direk Gina Alahar ay nandyan. At nandyan din po yung ibang mga staff and crew namin, si Sasha, aking PM, si JP po yung aking PD. At yan po. Maraming salamat po and enjoy the film. Thank you po. Someone na ganong kalibre para pag lumabas. Kasi syempre dahil si Ate Guy po yun, si Miss si Direk Gina, ang ka-eksena, kailangan din kayang dapat tapatan yung ganong eksena. So nung in-explain namin kay Miss Jane, alam niya naman po at naintindihan niya. So ang sarap lang nung ganong dynamics ng eksena na iba-ibang klaseng babae. Siguro dalawa o tatlong take po. Opo. Yung sa shoot po, parang katarata po, contact lens, I think first time, one of the few times na. Nung in-explain din po namin sa kanya, given na naintindihan niya yung role, yun po yung maganda kay Ate Guy, hindi siya takot. Kung nakita nyo kanina yung trailer ng Mananambal, iba rin yung itsura niya. So I think hindi po siya takot to change physically as long as alam niya pong sakto dun sa role na kanyang gagampanan. So
kahit po mahirap para sa kanya magkabit. May times po na siya nagkakabit. Kasi nahirapan po yung project. Siyempre takot din pong for her eyes. Kasi siyempre asset niya, tigay yung kanyang mga mata. So may times po sa shoot na siya po yung nagkakabit. Yun. Sabi niya nga po, willing siya kasi parang yun, makita rin minsan na parang paano kung yung isa sa mga assets niya ay wala. Pero yun nga po, natuwa rin kami dahil first time niya ulit kumanta. Yes. Sa isang pelikula after so many years. Depende po ata, hindi ko po masagot. Siya po nanonin niya, pero para po dito, hindi po, alam ko medyo hirap siya, pero dahil na alam niya yung importansya nung kanta dun sa role niya, pinilit po niya na nagawin. Kahit yun, nakita nyo in between, kung medyo ano, sabi ko, tigay, okay lang, basta yung essence naman nung gagawin nandoon. Po? Anong year? Present naman po, kaya lang, yun nga, may flashback, kasi 18 years po siya nakulong si Alfred. Ngayon po, yun nga, inayos lang po talaga for the benefit ng gusto ni Alfred, kasi dahil marami nga po nag-message sa kanya, tsaka nagre-request na magkaroon ng parang ipalabas muna. So yan, nag-usap kami. So kaya yan, ngayon po may sneak preview. Pero relatively po next year yung run. Either mauna muna yung theatrical run or mag-straight streaming. Pero meron pa rin po kaming release sa cinemas. Natsyempohan. Hindi ko rin po alam. Po alam yung technicality niyan, Kuya Nestor. Ang inisip lang po talaga ni Alfred ay yung mapagbigyan yung mga Noranians na, at saka yung mga tao na nagme-message po sa kanya who wanted to see this film. So kaya, kahit po medyo busy siya ngayon, napagbigyan. Technicality na lang po siguro, hindi ko po alam. So yung magde-decide po siguro kung sino po yung mga opo. MR13 po, sa MTRCB. It's been lingering kasi yung idea nga ng Pieta, diba, it's a mother and son. Pero sabi ko, bakit parang itry lang baligta rin. The idea of a mother and son, now the son taking care of the mother and a secret behind it. So si Ate Guy, parang sabi ko nga, yan sila direct, alam naman ninyo siguro sa dami ng pelikula na gawa ko na mas gusto ko at nag-enjoy akong katrabaho yung mga medyo senior na mga artista. Because like, yun, aside from yung history na ng pelikula na kukwento nila sa akin in between takes, more than that, yung I think yung age nila yung pinaka-rich in terms of how yung sa pagkukwento. Kasi kahit hindi nga sila, I mean, pag na-explain mo sa kanila kung ano yung kailangan na eksena, kahit hindi na sila magsalita, I mean, nagagawa nila yung kailangan. So doon yun nag-umpisa. Tapos sabi ko lang kay Ate Guy, baka gusto niyang subukang gumawa ng material na kumbaga kahit assassin siya, hindi mo makikita. Pero alam mo na bit-bit niya lahat ng pain ng character. So in-offer nga namin ni Alfred sa kanya. Kasi magkatrabaho kami ni Alfred sa Arabella, si Jimmy. So noon kasi supposed to be dapat siya yung bida, si Alfred yung kinoconsider namin sa Don Sol noon, yung first film ko. 2006, kaya lang hindi nag-materialize kasi may teleserye siya. So nung nagkatrabaho kami ulit yun, sinubok, pin-explain namin kay Ate Guy, nagustuhan niya tigay yung material. So, yun nag-umpisa. Na hindi po lahat ng bagay ay simple. Kasi minsan, di ba tayo, we judge people based on what we see. Pero yung simpleng pinagdaanan ng isang tao, hindi natin alam kung saan siya galing. So, dapat din po siguro minsan yun. Intindihin natin kung saan sila nanggagaling, di ba? Because yung what seems to be, hindi po simple yung truth eh. Marami tayong versions ng katotohanan. So, yun lang po siguro yung gusto nga explain ng pelikula.